Ohayo minasan. So naka-ready na ako para sa exam. Ang exam namin ay 12:30 yung start, pero 11:45 daw pwede na magpapasok. In-advise kami na mas maaga pumunta kasi para i-check pa yung temperature namin. Kung hindi maganda yung pakiramdam, hindi nila pag-i-examine ngayong araw. 6 a.m. pa lang. 6 a.m. Ang exam 12:30. So kailangan kong pumunta na maaga kasi mas gusto ko yung ako yung naghihintay kaysa ako yung hinihintay. So doon na lang ako maghihintay sa labas. Siguro darating ako doon. 2 hours kasi yung biyahe ko. Magte-train lang ako. Doon na lang ako mag-antay. May nakita naman akong convenience store doon. Nagtingin ako sa mga. So ito yung mga dadalhin ko. Nandito nakalagay yung voucher and then yung self-help checklist. May dala rin akong mask, power bank, at saka inumin at pinapayat chocolate. So dito yung mga lapis ko. Nandala ko na tatlong extra ng lapis para makasigurado. And then, ito, alcohol. Alis na ako. Guys, guard ko na, ano pa yan? Ay ka. Oh, guard naman yan, girl. Naiwan ako ng unang biyahe ng thread. Kita-kita ko na, siguro mga 2 minutes walk na lang. Ano nakaabot? So, pero okay lang naman kasi yung second train is 17 minutes lang naman yung pagitan niya. Yes, naman, nakapagpaiso pa yan si girl. Hi! Train! Yes, makakalis na tayo. Let's go! Local train to. Yung nagsasakyan ko na train is JR na siya. So, hindi ako marinig, diba? Yan, sarado ni train. So, let's go! Hi guys! So, andito na ako sa JR train. Naghihintay na lang ako ng train. And, yung kanina sinakyan ko na train, ang gamit dun ay ticket. Yung sa may machine siya. So, pipindutin mo lang kung ano, titignan mo lang dun sa board kung saan ka bababa at nakalagay na din dun kung magkano yung babayaran mo dun sa may machine. And then lalabas yung ticket niya na ganyan, maliit. And then, kapag JR naman, meron silang ganito. Ayan siya. Pwede yung pera or pwede rin ganitong card. Niloloadan lang siya, gamit lang din yung machine. So, chinek ko kanina pagpasok ko. Pakita ko sa inyo yung machine. Kung saan tinatap itong card na to. So, ayun siya, guys. Tingnan nyo yung, ano. Yun, yung IC. May nakalagay na IC. Diyan, itatap mo lang diyan yung card mo. Then, lalabas na kung magkano yung balance mo.
And I'm back! Aha, pagod yarn! Kauwi ko lang! 7 o 8 na grabe. 12 hours. 12 hours, more than 12 hours ang ginugol ko para dito. Ah, feeling ko, andugit ko. So, maliligo muna ako. Kadal kakauwi ko lang. And alam mo yung pinagpawisan ka, tapos natuyo siya dahil ano, naka-aircon yung lugar ng pinag, ano, eksama namin. Ang parang lagit-lagit ko yung nakatanong ko. Kaya maliligo muna ako, tapos kakain. Pagtapos noon, ikwento ko sa inyo kung ano nangyari sa ano, exam ko ngayon. So, matato din eh. Okay, so, ayun. Tapos na akong kumain. Tapos na rin ako mag-prepare para bukas. Pasok na naman ako bukas. So, ikwento ko lang sa inyo kung ano nangyari ngayon sa JLPT. This July, ang exam kasi is 12:30 ng panghali, pero maaga kasi ako umalis para doon ako maghihintay pa. May time pa ako makapag-review, so 6:15 ako umalis dito. And nakarating ako doon siguro 9:30, halos 9:30 pala. 7, 8, 9, 3 hours. 3 hours din inabot ko. Kasi, piling ko natagalan ako doon sa, paghahanap ng bus, kasi mula local 3, magta-transfer sa JR and then Norikai, magpapalit lang ng tren. JR pa din, same, JR pa din sa secretary, ibang lugar papunta. Tapos pagbaba doon, exit ka na doon sa train station, tapos bus na. Yun, doon kami natagalan, ang daming, mag-e-exam din na, andun din natagalan sila. Sila, grupo-grupo kasi sila, buti ako mag-isa, kasi mas gusto kasi lumakad mag-isa, kasi pag may kasama ka, parang magde-debate pa kayo, kung hindi, dito yan. Tapos, wala nangyari, puro na lang, usap. Kaya mas gusto ko mag-isa lang, para kung ano decision ko, yan gagawin ko, hindi yung maghihintayin pa kami mag, nakalagay dito sa cellphone ko, dito daw eh, hindi nakalagay dito sa cellphone ko, tapos magsisisihan, ayoko nang ganun, kaya mas okay sa akin na mag-isa lumalakad. Pag di ko alam, magtatanong na lang ako dun. So, yun, pagdating ko dun, paglabas ko ng JR 3, 9 pa lang yun, tapos, hinanap ko yung bus station, tumawid ako sa kabila eh, underground ba yun? Bumaba ako dun sa underground para makatawid sa kabila, tapos kasi may bus doon, ang daming nakahintong bus, so hindi ko alam kung saan dun, tapos tinignan ko sa map, sa Google map, sa tapat ng hotel daw maghintay kasi may bus na dadaan. So, mula dun sa underground na pinaghintayan ko, may nakahintong bus kasi dun. Nakahinto lang siya. Wala, nag-antay kami doon. Mga lima kami nag-aantay doon. Tapos yung ibang mga mag-e-exam, ano sila sa may labas ng train station. Hindi rin siguro nila alam namin kung saan pupunta ako kasi galaw ako ng galaw. Tapos nag-antay ako doon. Kaya iba yung sign na nakalagay doon sa bus. So, antay lang kami doon. Tapos may nakita ko, may dumaan na bus. Sabi ko, bakit doon pumupunta yung bus sa tapat ng hotel? Di, chinek ko ulit yung map. Ay, nakalagay sa map ko na sa tapat ng hotel. Di pumunta ako doon. Umiikot na bus doon, dumadaan doon. Tapos, di puntahan din doon yung mga ibang mag-e-exam. Iba-iba kasing lahi. Parang karamihan mga Indonesia, Nepal, at saka Vietnamese. Ang dami nila mga Vietnamese lalo, ang dami. Tapos, grupo-grupo rin sila. Pero wala nagtatanong kasi. Ang ginawa ko, may kakarating lang na bus doon. Tapos, kinatok ko yung pinto niya. Nagtanong ako. Sabi, tinanong ko kung papunta ba yun doon sa, pinakita ko yung lugar na pupuntahan ko. Tinanong ko, hinto ba to? Dito ka ako. Siyempre sa Japanese, hindi na ulitin. Tapos, sabi ng driver, hindi dito dadaan dyan. Tapos sabi ko, sige po, nag-thank you na ako. Tapos bumalik na ako sa tapat ng hotel. Tapos yun, nagtitingin lang ako sa map. Tapos tumawag sa akin. Sabi niya, si Masen. Sabi niya, hindi dito yung hintayan ng mga bus na papunta dyan sa tinuro ko nga na lugar ng sa pag-examan ko. Doon yan sa kabila. Doon yung tinuro niya dun sa kabila. Di, takbo na naman ako doon. Tapos, nung kinakausap niya ako, saka pala naglapitan tong mga, yung mga ibang lahi din nakinig na sa usapan namin. Kasi, syempre, hindi rin nila alam gagawin. Tapos, nag-thank you na ako kay Kuya, sabi niya doon daw sa kabila, doon daw kami maghintay kasi doon nga daw yung bus na papunta doon sa pag-i-examan. Takbo na naman kami doon, umuulan pa yun, ay hanggard talaga, pause na kami, na pa-exam. Tapos ang nakalagay sa map ko kasi, 9:15 yung dating ng bus, and 9 ako dumating doon, sabi ko marami pang time, kaya lang hanap na rin ang hanap ng bus na papunta doon sa pag-i-examan. Pati mo sa cellphone ko, 9:13, sabi ko, tumins na lang, baka lumagpas na yung bus, hindi ko pa nakikita kung saan yung maghintay. Takbo na kami doon sa tinuro ng driver, pumunta na kami doon. Nagsunuran din na rin yung mga ibang lahi. Napuntahan na kami doon. Tapos may map kung saan yung daan ng bus. Dito kasi sa Japan nakalagay din sa map. Alam ko may ganun din naman sa atin. Hindi ko lang sure. Yung daan ng bus. Tapos nagtatanungan sila. Pati ako tinatanong nila. Kaya lang, nung pinakita nila yung address ng test site, iba sa akin. Sabi ko, daiga ako sila. Ibig sabihin sa university yung yung pag-e-exama nila. Ako kasi, hotel yung yung test site na pupuntahan ko. Sabi ko, mag-iba tayo ng lugar ka. Hindi ko sure kung yung pupuntahan ko ba ay sasakyan ko na bus ay pareho din sa'yo. Ayoko kasi magturo, baka mali, baka ako pa yung masisi. Okay na ako yung maligaw. Huwag lang akong mandamay, baka maligaw din sila. So, yun. Hindi talaga pa rin namin alam kung yun ba, tama ba yun. Tapos, ang ginawa ko, nagtanong na ako dun sa Japanese na mismo kasi may nakapila doon mga pasahero din Japanese. Doon ako nagtanong, tapos tinuro niya, dito ngayon tayo ng bus na napapunta dun sa pag-e-examan. Tapos yun, sumakay na ako doon, ayun na ako doon sa butis. Pagdating ko doon,
Pagdating ko din sa pag-exam, nakala ko maaga ako. Ang dami na rin palang nandun. Baka mga nag-taxi sila papunta. Kasi isa-isa lang naman yung klase ng bus na sasakyan mo papunta hanggang dun eh. Eh, nakita ko ang dami nila dun. Siguro mas maaga silang nagpunta. Inagaan ko na papunta para maaga ako kako dun. Eh, mas maaga pa pala si... mas maaga pa pala sa akin. Yun. So, pagdating ko dun. May buti may katabi siyang ano, convenience store. So, ano, kumain muna ako dun pagdating ko. Tapos review-review konti. No, 9:30 ako dumating doon. Tapos doon ako nagstay sa loob ng convenience store kasi umaambon-ambon. Tapos kumain na rin ako. Siyempre, kaya sana makitambay tayo. Bili-bili din. Bumili ako. Parang hindi mo nakakaya doon. Tapos, ano, nung pagka 11 na niya, pwede na napapapasok na yung hotel ng 11. So, ano, dalawang hall, ano, 500 kasi kami lahat yan. Nakalagay kasi doon sa kanban, sa may signage, na 100 to 200 person sa second floor, 201 to 500 person sa third floor. So 300 ako third floor ako, so 300 kami lahat sa taas. Sa baba siguro medyo maliit siya yung ano nila doon, yung ano tawag doon, hall, yung hall nila doon kaya 200 lang. So umakyat na kami doon sa taas. Ang lawak ng ano ng hall na pinag-examan namin. Kasi that last year, daiga ko kasi ako sa university ako nag-exam, so hindi siya ganun, classroom lang siya na malaki din, na malaki din naman. Mga nasa 100 ang kasya. Pero ngayon, na pinag-examan kong lugar, ang laking hall niya kasi nga hotel. Nasa 300 siguro. 300 ang capacity niya. Pero maraming bakanteng upuan na hindi nag-attend. Siguro mga nasa 50 din hindi umatin siguro. Ewan ko lang. Parang ganun eh. Kasi mas maraming bakante. Tapos, ayun. Yung exam ngayon, ang napansin ko sa exam ngayon, since ano, first time kasi na hotel ang ano yan, sa hotel ginanap yung ano ko, yung test ko. Last year kasi, sa totoo lang, last year pala, kasi last year kinancel yung JLPT. Last year, hindi ganyan, ano, kadalasan talaga sa mga university ginaganap yung kasi malawak ang university, diba? Tapos, mula N5 hanggang N1, magkakasama na doon kasi wala pa namang coronavirus nung time na nag-exam ako dun sa ano, university, ang lugar na pinag-exam ng JLPT talaga. So, wala pang virus nung time na yun. So, kahit maraming tao, okay lang naman. Tapos, nung nagkaroon ng ano, coronavirus, nung 2020, pinakancel siya nung July. Nung December na tuloy, pero hindi ko alam kung anong, konti lang siguro nag-take nung kasi natatakot dahil may virus nga. And then this year, yan, naghiwalay yung test site ng, depende sa level, kung N5 ka, kasama mo sa test site ay mga N5 din. Entry ako, so pinagsama-sama din puro entry. Tapos yung N4, saan sila? Sa Daigaku. Tapos kaming entry sa hotel naman kami. Tapos yun. Yung kapag, nung time kasi nasa Daigaku ako nag-take ng JLPT, kibisi talaga sila sa oras. Strict talaga sila sa oras. Gantong oras mag-start, gantong oras matatapos. Ano sila talagang, ano talaga nila yung oras, bantay na bantay nila yung oras. Sensei kasi yung mga nandun mga professor. Tapos, dito naman sa hotel, siguro dahil first time na ginanap siya sa hotel, kibisi din naman, kaya lang minsan, sobra lang 1 minute, 2 minutes yung, ano, yung start niya. Nakalagay sa oras na gantong oras mag-start, pero minsan, lagpas na lang ganong oras, mga 1 or 2 minutes lang naman lagpas. So, in-extend din nila yung, ano, yung end time na 1 or 2 minutes, depende sa, ano, sa minuto na lagpas sila. So, yun lang yung naano ko. Tapos, ano pa ba? Napansin ko pa ba? Parang yun lang naman ang pagkakaiba. Tapos yun nga, sa isang hall, ang dami kasi namin, kumpara dati nung sa university nag-take ako ng JLPT, na 100 per room ang capacity. So, nababantayan siya. Tapos tatlo lang ang nagbabantay nun. Isang professor, tapos dalawang student ata yun. Yung nagbabantay. Tapos pag-ikot-ikot sila habang nag-exam. Ngayon naman, ang dami, kasi nga sa isang hall, 300 kami. So, ang daming ano, mga ano, hotel staff at yung mga nagbabantay nun. Tapos, yun, nag-iikot din naman sila. Tapos, yung exam this year, natuwa lang ako kasi exam this year kumpara last year, nababasa ko na talaga yung sa reading section kumpara talaga yung last year na wala ko maintindihan, inaantok ako pag reading kasi wala ko maintindihan, hindi ko mabasa. Ako konting kanji lang talaga alam ko nung take ako ng unang entry noon, nag-failed ako doon. So this time na ano, na readings, ang laki na in-improve ko sa reading, sa palagay ko lang ha. Kasi nababasa ko na talaga siya, parang wow, nakaka-problem sa sarili ko kasi nagbunga din yung ano, kahit pinaghihirapan ko araw-araw na pag si self-study, nababasa ko na siya. So, more aral pa para ano, mas bumilis ako sa pagbabasa tsaka mag-get ko agad yung meaning nung ano, sentence. So hopefully sana makapasa na this year. So yun lang yung share ko experience sa inyo. Grabe, nakakapagod. 13 hours yung ginugol ko ngayong araw na to para yan. Syempre sobrang importante sa akin yan. Parang syempre bago ka mag-take ng JLPT, isipin mo muna para saan mo siya gagawin. Ako kasi gusto ko talaga matuto ng Japanese. Sobrang natutuwa ako kapag meron mga ano, foreigner dito. Sobrang ang gagaling mag ano ni Hongo talaga. Nung iniisip ko eh, ang galing naman nila, paano, ba't ganun? Gusto ko rin maging katulad ng ganun kasi kung sila nagawa nila, ako rin gusto ko rin. Parang, hindi ba, parang, marami naman, may time eh, kung gusto talaga, may time talaga. Yung sinasabi na busy sa work, kasi yung work ko ngayon eh, 8 hours lang naman siya, wala naman overtime, kumpara dati na 12 hours lang nasa factory ako. This time, 8 hours lang, sabi ko, may oras naman kung gugustuhin talaga. So, pati hindi ko i-grab yun para makapag ano,
makakapag-aral. Gusto ko talaga matutong mabilis na mag-anong salita ng Japanese talaga. Ayun talaga. Hindi dahil sa mahilig ako sa anime. Gusto ko talaga. Gusto ko lang talaga. Yung talagang pinaka-ano ko. Goal ko. Gusto ko matutong magsalita ng Japanese na diretso na, as in diretso, yung fluent talaga. Tapos nakakabasa ng kanji, nakakasulat. Yung ganun, it takes time talaga. Pero, hanggat kaya ko, mag-aral ako. So, yun lang. Yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Pagod na ako. Pagod na yung mata ko. Oh, pagod na. Pagod sa biyahe. Sa ano? Napagod yung katawan ko sa biyahe. Napagod yung utak ko sa exam. So, dahil may pasok pa bukas. Matutulog na ako. So, see you on my next vlog, guys. Bye-bye. See you na lang.